Day zero. Ayan, kamusta na yung mga kabadyans natin dyan? Siguro natataka kayo bakit. Natataka kayo bakit walang paramdam, walang update. Eh kasi naman, ano naman magagawa natin, pandemic. Tignan mo naman itong update nila, oh. Latest yan, ha? Walang 2021. Kaka-scroll up ko, wala. Bajaj Kit Philippines Official, November 12, 2020 pa, oh. We would like to say that we are not asking for any down payment. If you see post asking for money, for sure it's fraud. We will fix the LTO release issues soon after the pandemic. Thank you. So, hindi mo alam kung anong pinapertain nila dito, no? Yung release issues daw. Eh, release issues ng anong unit? Yan na ba yung cute? Kasi, tulad nito, ang topic dito is yung three-wheel. Yung specification ng three-wheeler na lumalabas siya as tri-scale. Pero ang picture nila dito, Bajaj Cute. So, hindi malinaw. Diba? Ano, after three long years of pursuing for the proper registration and classification for three-wheeled vehicle and quadricycles, Tri-Motors Technology Corporation. No? Ang daming binanggit dito eh. Pero ang hulog nito, suma total, na yung tatlo ang gulong, tricycle pa rin ang rehistro. Ano? Private, ano? It is stated that private and for hire three-wheeled vehicle as well as quadricycle, yung ano yan, yung Bajaj Cute, will primarily be classified as motorcycle, tricycle, or non-conventional motorcycle. But with future developments and upon authorization na yada yada etc etc. Pero sumatotal ang pinag-uusapan dito na kung ano yung batas sa tricycle, ganun pa rin. So ano, hindi ko alam kung anong pinaglalaban nila dito. Hindi kasi specific yung pinag-uusapan kung eto na ba yung non-conventional na ba. Kasi pag tricycle kasi, alam mo naman ang ibig sabihin niyan sa LTO eh. Tricycle is tricycle sa kanila eh. Kahit na yung forma ng motor mo, eh hindi naman mukhang tricycle na may sidecar. Diba? Hindi naman siya tricycle na may sidecar. Tulad na lang nung tatlong gulong na Bajaj. Pero, natatag siya as motorcycle with sidecar. Tricycle pa rin ang trato nila. So, saan ka naman lulugar? So, madaling salita, walang, meron yan, tulad yan, nakikita natin to. Ito yung sinasabi ko na video na sa Cavite yan eh. Mga taga ano yan, mga taga Cavite yan ng ano, ng isang motorcycle. Ayun, tingnan mo. Diba? Alam mo paano ko nalamang Pilipinong-Pilipino yan, hindi lang nadaan sa edit. Kasi nag-uusap-usap mga yan, Pinoy sila. Cavite yan. At syempre, yung unit na yan, ang humawak dyan, eh, ang isang motorcycle shop na pinagkatiwalaan ng Bajaj. Alam nyo na kung sino yan. You know, meron pa silang tax-free. Oh. Win a brand new Bajaj Cute RE60. Ang post na to, 2019 November. Oh. Para sa yung may nanalo ba? Ba't wala akong nababalitaan? Diba? Wala akong nababalitaan. Bajaj Cute Scam. Pag-usapan na natin yan eh. Bajaj Cute Scam na yan. Yan, oh. Shoutout na rin. Oh. Epralag Niel. Oh.
tagal nito makapasok sa Pinas. So, may mga punto naman kayo dyan. Diba? Melissa Els, Danilo Patayon, Shirley Ann Cruz. Sino naman to si Mr. Tan? Ba? Meron niya ata siyang budget siya. Budget siya ba? Hindi naman. This type of vehicle may be allowed to pass through secondary. Pareho lang ng batas ng ano, tricycle. Ito pa, ito yung sinasabi ko na yan o. Oh. Kita niya yan. Installment for only 17K. Oh, down payment daw yata yun. Kyaw. Daming sinabi tapos cute ang nasa thumbnail. Pang-attraction eh, no? Meron na ba nito sa Pinas? Zedric MC, wala pa po. Pero nakakapagtaka na sinasabi nila na win a Christmas. Diyos ko. Meron dito nagsabi, meron daw sa Pilipinas black lang. Itim lang daw. Kaya mag-aantay muna daw siya ng ano, ng ibang kulay. Sabi ko, eh kung merong black at merong nagkagusto sa black, eh sana meron ng pagala-gala dyan na black, na Bajaj Cute. Pwede na mag-start pagpa-reserve ng Bajaj Cute. Hindi pa po. Ayan o, si Joe Abiado. Ayan, ayan yung nabasa ko kanina. Meron na po dito sa Pinas Bajaj Cute, kaso black lang daw. Available, kaya wait pa ako at ipon na din. Nako, mag-ingat-ingat ka, Joe. Baka ma-scam ka. Ha, o ano ba ito? May tinatanong din siya. Legit po ba ito? Ayan. Lorenzo De Leon. Hindi ko alam kung siya ba yung nag-post, siya ba yung nagbebenta, o siya yung nagtatanong kung totoo ba itong, o legit pa to. Ako, ingat-ingat kayo mga sir. Mahirap. Delfino Marlon, kailan magka-cute? Nako, yan din po ang tanong namin. Sana, ginawa nila 400cc ang makina ng Bajaj Cute at 80 kilometers per hour to para pwede National Highway Road at sa expressway. Naku po. Sumagot yung isa. Oh. Pwede naman na siguro sa National Highway yan. Mas safe naman yan. Kaya ordinaryong motor lang na ginagamit natin. Kaysa, ayun. Mas safe naman yan kaysa ordinaryong motor lang na ginagamit natin. Well, may point ka, mas safe yan. Kaya lang, dun pa rin tayo sa current na batas ng Pilipinas, yun ang susundin natin. Actually, marami ng ito nga, isa pa nakakalito. Marami ng usap-usapin sa Bajaj Cute na yun. Ang hirap kasi na sumubaybay. At ayoko naman mag-post ng wala naman sa timing din. Eh, buti kung may babalita ako maganda sa inyo, di ba? Pero, ayan, bumalik lang ako, tinignan ko kung meron na bang naunang nakabalita sa akin. So, dito ako tumakbo. Oh. Kaya lang, wala eh. Pare-pareho lang kami ng nalalaman. Puro pagsasaliksik na walang patutunguhan sa ngayon, no? Kasi walang leakage, walang kahit anong balita. Tahimik. Puro masugid lang na customer na willing mag-antay ang nag-uusap-usap, no? Which I found more roadworthy and comfortable, especially when it rains. So, totoo yan. We're excited, Cristabel Traje. Kami rin po. Yan.
Marie Jonido. Excited na rin si Madam. After pandemic, matagal pa talaga yan. Naku sir, kaya pandemic kaya hindi, mukhang matagal yan. Dahil parang wala naman nangyayari pa, no? Na pagkilos. Yung tipong kikiligin ka at bigla kang ano, tatayo ng balahibo sa balita na, diba? Yung tipong pagka nakita mo na hapyawan ng commercial eh, welcome to the Philippines. Diba? Yung may ganun na Bajaj Cute. Welcome to the Philippines. Eh, alam mo naman ang ano, ang mga motorista, pag may nakita na yan sa kalsada, mabilis kumalat ang balita, pero wala eh. Ay, tanaw-tanaw. Win a brand new Bajaj Cute RE60 tax-free. How to join? Oh, may how to join pa sila, oh. Like our Bajaj Cute Philippines official, like this photo, share this five friends. Another five means double the entry and so on. The more you share, the more chances of winning. Oh, may nanalo naman ba kaya? Comment below why you deserve to win a brand new Bajaj Cute. Diyos ko, wala naman. Parang di naman totoo. Wala naman. Di sana, pinost na nila dito, di ba? May nanalo. Sipin mo yung date. 2019. Nagpaparami lang to ng ano eh. Pero wala naman masama sa ginawa nila. Sana lang totoong may raffle, di ba? Tinga ako sa Bali, oh. Tutusin, kung titignan mo yung itsura nito, pag nag-fabricate ang mga Pinoy, sa dami ng detalye na lumalabas sa YouTube tungkol sa quadricycle, kung merong isang Pinoy na may pera at gusto lang talagang maka-experience agad-agad, di na makapaghintay, kaya nila mag-fabricate nito. Kung ako lang may pera eh, bakit hindi? Ito po, December 19, 2019, Philippines, are you ready? Ready. Ang tanong, ready na ba kayo? Ready na kami. Pinapatululaway nyo lang ang mga Pinoy. Tsaka parang hindi nagkakaroon ng pangil si Bajaj. Parang ang dating nito, tricycle pa rin. E di nagmukhang bobo ang Pinoy, no? Tatawagin mong tricycle, iriristo mong tricycle. Wala naman sidecar. Oh, wag na natin pag-usapan yung sidecar. Iriristo mong tricycle, apat ang gulong. Baka bang tricycle sa'yo yan? Kapag ba yung motor natin na dalawa gulong, pag ba ginawa akong tatlo yung gulong, magiging tricycle din ang ristro? Kunwari lang, yung Mio, naging tatlo gulong, magkakasunod, pantay-pantay. Tricycle ba yun? Nakakapikon na lang eh. Ayun o. Tingnan mo yung mga detalye. Pag merong isang Pinoy na tinopak at may kakayanan mag-fabricate nito, gumawa ng grupo, tapos gumawa ng isang prototype na gayang-gaya to, buta, umpisahan mo na mag-production at least 100 per year. Pasakaling ikaw na ang una. Imposibleng hindi kaya gawin ng Pinoy ito. Baka pagka tinignan ng Pinoy ito, sabihin nila parang may kulang, pwede natin dagdagan ng ganito.
baka mas maganda pa gawa natin. Diba? Kolong-kolong nga, nakakagawa tayo eh. Yung tamang tao, tamang materyales. Tapos, yung financier talagang matinik din na mag-research tungkol dito. Pucha, mabubuo to. Ano naman to? Ayun, di mo alam kung saan. What color do you prefer? Last comment hopefully will win our giveaway. Giveaway? Lama kami nababalitaan na giveaway. Nangi-scam lang yata eh. Unless meron silang pakita na may nanalo. Giveaway ba to ng 2020? Kasi November na eh. Baka Pasko to. O 2021. Tingnan nga natin ang pakichismis muna tayo. Ano yun? Oo. Lahat naman ng kulay maganda. Wala ka naman itatapon sa kulay. Oh. Maganda naman lahat. Tingnan mo yung mga post nila. Price. Oh. Around 1.5 lakh. Magkano sa peso yon? Engine, 200cc water-cooled, DTSI, 4-valve, weight 400 kilograms maximum. Body, mono-co, paano bababasahin to? Coke, metal polymer, hindi ko lang basahin yun. Hybrid structure, mileage 35 kilometers per liter. Maximum speed is 70 kilometers per liter. Pero balita ko, maingay na siya sa ganong kabilis. At maganda ang takbo niya around 40 to 60. Yung 70, medyo maingay na yung makina. As per dun sa nakita ko, napanood ko, no? Sa India din nila tinesting. Seating capacity is 4. Lalo na kung malalaki kayo. And then manufacturing plant Aurangabad. Seating capacity 4. Pero kung pang-service mo to sa school, sa mga elementary school, elementary student. Baka ano? Baka kasya pa siguro 6. Pwede nang pangnegosyo, 'di ba? Sundo ka 6, Pampangan. Pampangan ka 'ni. Sundo ka ng 6, hatid ka ng 6, kuha ka ng mga 12, dalawang balik, tatlong balik. Depende sa oras ng klase nila, ng pasok nila. Pwede mo rin pang service to sa mga tatrabaho sa opisina. Diba? Nakaka-excite talaga mga tropa, no? So, yun. Halos pa 20 minutes na tong live natin. Alam ko namang walang nanonood, pero sige lang, para lang magka-update. So guys, yun na muna. Ito yung nagbibigay ng pag-asa sa atin eh, oh. Siguro mga tatlong taon pa. Mag-release na to. Mga tagaan yan eh. Kay Cervico. Shout out kay Cervico. Magparamdam naman kayo, man. Doon na muna tayo, ah. Kasi paring Will, oh. Paring Will, pa-shoutout naman. Oh, guys. Pahinga-pahinga muna. Update-update pag may time. Subscribe!
naman. Kaya today, itong video na ito ay hinaanay para sa aking inay ng jowa ko. Inay ng jowa mo? Gloria Santoria Reza Martinez Goshing Fiao.